Awit. Simulan natin ang banal na misa sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Tayo po ay magpasalamat sa Diyos sa lahat ng mga biyayang ating natanggap. At ngayong sa misa po natin ngayon, ialay natin ang ating mga personal na kahilingan at ang mga kahilingan ng mga taong humingi sa atin ng panalangin. At isama rin po natin sa ating misa ngayon ang mga taong may sakit. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililingap mo ang mga walang inaasahan kundi ikaw. Hindi maidarangal at hindi magiging banal ang sinumang sa iyo'y napapawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandahang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangasiwang magiliw, mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit na namin sa makalangit mong pagpapala sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Jeremias, ipaalam mo sa bayan ang inyong kalungkutan. Sabihin mo, araw-gabi, hindi na ako titigil ng pag-iyak. Sapagkat malalim ang sugat ng aking bayan, sila'y malubhang nasaktan. Pag lumabas ako ng parang, nakikita ko ang mga nasawi sa digmaan. Pag ako'y pumunta sa mga bayan, naroon naman ang mga taong namamatay ng gutom. Patuloy sa paggala ang mga propeta at mga saserdote. Subalit, hindi nila alam kung ano ang kanilang ginagawa. Panginoon, lubusan mo na bang itinakwil ang Huda? Napuot ka ba sa mga taga-Siyon? Bakit ganito kalubha ang parusa sa amin? Ano pat wala na kaming pag-asang gumaling? Ang hanap namin kapayapaan, ngunit nabigo kami. Inasam naming gumaling, ngunit katatakutan ang dumating. Panginoon,
Kinikilala namin ang aming kasamaan at ang pagtataksil ng aming mga magulang. Kaming lahat ay nagkasala sa iyo. Huwag mo kaming itakwil alang-alang sa iyong pangalan. Huwag mong itulot na mapahiya ang Jerusalem. Ang kinalalagyan ng marangal mong luklukan, alalahanin mo ang iyong tipan. Huwag mo sana itong sirain. Hindi makagagawa ng ulan ang mga Diyos-Diyosan na alinmang bansa. Hindi makapagpapaambon man lamang ang sinuman sa kanila. Panginoon, nasa iyo ang aming pag-asa sapagkat ikaw lamang ang makagagawa ng mga bagay na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Huwag mong parusahan kaming mga anak sa pagkakasala ng aming mga magulang. Ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asa'y pumanaw. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Mahabag ka sana, kami ay tulungan, Panginoong Diyos na tagapagligtas. Dahil sa ngalan mo, kaming nagkasala'y patawarin ganap at ang pagpupuri sa iyo ng madlay hindi maglilikat. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Iyong kahabagan ang mga bilanggong kanilang hinuli. Dinggin mo ang daing sa taglay mong lakas, iligtas mo silang takdang papatayin. Kaming iyong lingkod, lingkod mo kaming parang mga tupa sa iyong pastulan. Magpupuring lagi't magpapasalamat sa iyong pangalan. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Magsitayo po ang lahat. Sumain niyo ang Panginoon at sumain niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahong iyon, iniwan ni Jesus ang mga tao at pumasok sa bahay. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinghaga tungkol sa masasamang damo sa bukid." Ito ang tugon ni Jesus. Ang anak ng tao ang naghahasik ng mabuting binhi. Ang bukid ay ang sanlibutan. Ang mga taong pinaghaharian ng Diyos ang mabuting binhi at ang mga taong pinaghaharian ng Diablo ang masasamang damo. Ang kaaway na naghasik ng mga iyon ay walang iba kundi ang Diablo. Ang pag-aani ay ang katapusan ng daigdig at ang mga anghel ang mga tagapag-ani. Kung paanong iniipon ang mga damo at sinusunog, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel at iipunin nila mula sa kanyang pinaghaharian ang lahat ng nagiging sani ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama at ihahagis sa maningas na pugon. Do'y mananangis sila at magngangalit ang kanilang ngipin.
at magliliwanag na parang araw ang mga matuwid sa kaharian ng kanilang Ama. Ang may pandinig ay makinig. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Tayo po ay magpasalamat sa Diyos sapagkat tayo ay Kanyang ginising, no? Para makadalo sa banal na misa na ito, no? Nung nasabi sa akin, alas 7 ang misa mo, parang sabi ko, gising na kaya ako noon, ano? Kasi minsan talagang nagpapatuloy tayo sa pagtulog dahil gusto natin ang kapahingahan. At nitong nakaraang araw, no, tayo ay binagyo. No? Kaya ipagdasal din natin sa misang ito ang mga taong nasalanta ng bagyo, nawala ng mga ari-arian, at ang mga taong nawala sa mundong ito. Meron tayong maaaring naitanong na sa ating sarili at maaari nating pagnilayan ngayong araw na ito. Bakit kaya may masama sa mundo? Bakit kaya may demonyo? Naalala ko nung ako'y nasa seminaryo na sa isang assignment ko dati, sinabihan ako ng pare namin na diligan ang kanyang mga pananim. Ano? Diligan ang kanyang mga pananim. At dahil ako'y masunurin, diniligan ko. Ano ho? Diniligan ko ng diniligan. At pagdating nung kasama kong pare, sinabi niya, "Father Kevin, bakit mo diniligan ang mga damo? Hindi yan yung aking mga tanim. Ang tanim ko, yung mga maliliit pa." Para sa akin at sa mga taong hindi nag-garden, minsan hindi natin malaman kung ano ang damo at kung ano yung tunay na halaman. Sa ating pagbasa po, narinig natin ang talinhaga ng masamang damo. Sa Israel po, ang damo at ang trigo, kapag sa unang stage ng kanilang paglago, yung halaman, hindi mo malalaman kung ano ang trigo at kung ano ang masamang damo. Kaya yung mga magsasaka, alam nila kung anong dapat gawin. Pinapalago nila muna hanggat malaman na nila kung ano ang damo at ang trigo. Mga kapatid, ang talinghaga ito ay paalala sa atin na huwag muna tayong maging judgmental sa tao. Ang Diyos nga, hinahayaan pa tayong lumago muna bago niya bunutin tayo pa kayang mga tao. Ang Diyos nga ay binibigyan pa tayo na isa pang pagkakataong lumago gaya ng mga damo, gaya ng mga masasamang damo, tayo pa kayang mga tao na minsan ay may pagkamasamang damo rin. Lahat ng bagay, ginawa ng Diyos na mabuti. Tanong ko sa inyo, meron bang masamang tao? Meron bang masamang tao? Siguro may naiisip na kayo na kung si ano yata ay hindi. Wala pong masamang tao. Sapagkat tayo inilikha ng Diyos na mabuti. Ngunit sa mundong ito, may mga masasama, may mga demonyo na naghahasik ng mga binhi ng mga damo. At tayong mga tao lang ang pumipili kung ano ang ating palalaguin, kung ano ang ating didiligan. Tayong lahat ay may pagkabinhi na mabuti at meron ding binhi ng masamang damo. Mga kapatid, ang araw na ito, ang talinhagang ito ay paalala sa atin na ang Diyos ay hindi susuko. Kaya huwag tayong sumuko sa buhay. Kaunting pag-usbong pa lamang ng damo, tayo'y sumusuko. Gusto na natin bunutin, humahanap tayo ng solusyon para tanggalin agad ang damo sa buhay natin kahit na ito ay mali. Kahit na ito ay hindi tanggap sa banal na kasulatan ng Diyos. Hayaan lang natin lumago ang ating sarili at huwag tayong sumuko sa mga masasamang damong tumutubo sa buhay natin.
Pero hindi ko po sinasabing hayaan nyo lang hanggang lumaki ng lumaki. Hayaan nyo ang Diyos ang tumulong sa inyong mag-ani niyan. Hindi tayo yung mag-aani. Tayo yung tinanim. Hindi tayo yung magiging judge. Kundi tayo lang ay hahayaan ng Panginoong lumago dahil siya ang judge ng ating buhay. Kaya mga kapatid, tanong natin, bakit may mga masasama sa mundo? Ginawa ba yun ng Diyos o ginawa ng tao? Tinanim ba yun ng Diyos o tinanim ng demonyo? Kaya ano ang ating didiligan? Ang mabuting binhi sa ating puso o ang masamang damo na hinasik ng demonyo? May mga masama po, may mga demonyo, hindi dahil ginawa ng Diyos yan. Ito ay pinahintulutan ng Diyos upang ang kabutihan ay umusbong, upang ang kabutihan ng tao ay makita. Nagkaroon ng bagyo, no? Hindi natin gusto yon. Pero hinayaan ng Diyos nang sa gayon ang kabutihan ng tao sa pamamagitan ng kawang gawa, pagtulong sa kapwa, pag-iibigan sa isa't isa, pagdamay, at ang panalangin ang umusbong sa mga masasamang nangyayari sa mundo. Kaya mga kapatid, hinasikan na tayo ng Panginoon ng mabuting binhi. Binigyan na tayo ng liwanag, ng tubig at lahat ng bagay. Nasa sa ating lang tao kung paano natin ito patutubuin. Kaya bakit may masama sa mundo? Nang sa gayon, malaman natin na ang Diyos ay hindi tayo papabayaan. Hindi siya susuko sa atin kahit na tayo ay may masamang damo. Sapagkat ang Diyos ang siyang magliligtas sa ating lahat. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Pagsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na iyo na sa iyo rin nagmula. At ngayon, aming inihahanda sa iyong dambana upang sa aming ginaganap na pagdiriwang, ang iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan at magpabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamyas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan.
bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig, at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng maanghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Ninarakila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilayay nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Kundi kayang lumuhod, e manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pag-indapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo.
nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lahat na naririto sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio.
at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan namin sa banal ng pakikinabang ang alaalang walang kupas ng iyong anak na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Ipagkaloob mong ito ay magdulot ng pag-unlad sa ipinamanan niya sa aming pagliligtas bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Piacentina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po muna para sa ilang paalala. Una po sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang iyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa paligid po ng simbahan ay may makikita kayong QR code. Paki-scan po at pakilagay ng hinihinging detalye na tulong sa pagsasaayos ng mga datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita dito. Asahan po ninyong sa pamamagitan ng batas ng Data Privacy Act ng 2012 ay iingatan namin ang inyong mga private information. Ang inyong suporta ay malaking tulong sa pagtatagumpay ng proyektong ito. Doon ang kumpilang pamparokya dito sa pambansang Dambana. Para po sa mga may edad na 12 pataas na nagnanais magpakumpil, kayo po'y magpalista na sa opisina ng parokya hanggang 9 ng Agosto po lamang. Ikalima, bukas po, July 31, ay bisita pastoral ng lubhang kagalang-galang Gilbert Garcera, Arsobispo ng Lipa. Ang mga oras ng banal na misa ay alas 6 at alas 8 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 2 at alas 5 ng hapon. Pinarapat nating pansamantalang ilipat ang mga oras ng misa upang bigyang daan ang pastoral visit. Kayo pong lahat ay inaanyayahan. At ika-anim, ngayong Sabado, ika-3 ng Agosto ay unang Sabado ng buwan. Mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen sa ganap na 5 ng umaga na sinisimula natin sa may harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay inaanyayahang magdala ng kandila.
Ang susunod pong misa ay sa ganap na 10 ngayong umaga. Maraming salamat po't mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Manalangin tayo. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat na nagpapala ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ngayong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa pagdalo ng ating Santa Misa. Patuloy po natin paluguin ang mga mabubuting binhi sa ating buhay. Nang sa gayon, kapag dumating na ang ating Panginoon sa kanyang paghuhukom, gantimpalaan niya po ang mga mabubuti nating gawain, panalangin at pagsisimba. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At pagpalain nawa kayo ng makapangyari ang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na po ang banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Humayo at ipahaya kanyang pagkalingat na ba? Isa buhay.